So kailangan mo mag-signal ng kaliwa, press down. So ganito ate. Merong mga sasakyan galing doon, no? Merong galing doon, no? So ito yan, no? Kapag kayo nasa ganitong lugar, no? So ang una mong babantayan kapag tatawid ka is yung kaliwa, tama? And then, sige, lalapit ka muna doon sa may yellow. Sige, bitaw mo yung brake. Bitaw mo yung brake. Yan. Alisin mo yung paa mo sa, ano. So yan, lubog mo yung clutch. So parang tingin timing mo. Yan, tingin ng kaliwa. Then angat ng clutch. Sige, angat. Dahan-dahan. Okay. So nung mandar na siya din yan. So nandito, mag-iingat ka, lubog mo clutch. Okay, then tumingin ka. Okay, then nung wala naman, angat na ng clutch. Dahan-dahan. Sige, go. So yun yun. So nung nakat mo ng ganito, ganyan na position mo. No? Huwag mo nang tingnan yung likuran. Dahil unang-una, hindi ka naman babanggain mo. Dahil nung tumawid ka, nakita mo na kung may parating o wala. Sige, bitaw na ng clutch. Then gas na. So yun yan. Sige. Diba? May cut pa siya gano'n. No? Diba? Parang tanga lang, di ba? So pagka ikaw pinormahan ng mga ganong estilo, no? Ang tawag doon, mga bagito. Sige, bitaw ng gas. Okay, number 2. Bitaw ng gas, lubog ng clutch. Sige, angat ng clutch. Then gas. So para maging smooth siya, yung pag-angat ng medyo lagyan mo ng konting lambing. No, nakuha mo? Ayan. So di na ang gas. Yan, constant ang tapak dyan at pagliko. No? So pag nakuha mo yun ang balance na ganyan at the same speed, constant yung speed, constant yung liko, so wala nang babaguhin doon. No? Doon mo lang siya itutuhin sa pagkakaroon. So kung ano yung distansya mo dyan sa kaliwa, no? Yung nakikita nyo dyan sa gilid, no? Yan din ang distansya dito sa harapan. So pag may nakita ka dyan, nakalutang dyan, no? Sa gabi, kumakaway sa'yo, no? Totoo yun. So ibig sabihin, kung may makita ka sa harapan nyo, mababangga, no? Dyan sa harapan natin, no? From dito, no? From point dyan sa dulo at dulo dito, no? Totoo yan. So pag nakita mo ng babangga, natural, hihinto mo, di ba? So malayo pa lang, dapat alam mo na yun. So ibig sabihin, ang spot ng mata nyo, no, nandun sa dulo. Saan ba yung dulo? Doon, sa pinakadulo, no? Yun, doon yung nakabike na yun, no? Doon. So hindi ka kasi pwede nagdadrive ng, ano, dito ka na nakatingin banda. So hindi pwede, matulog ka na lang. So tingin ng kanon, 1 seconds, no? Kung magdadrive din kayo pa pala yun, no? Makita mo dyan, 1 seconds na ang tingin, ha? 1 seconds. So tingnan mo yung paparating, no? Ang tinitingnan dito sa kanan, no? Kunyari, ito 2 lane to, di ba? So itong 2 lane, no? So pwede kayo magpalitan dyan. Pwede mag-overtake. Bakit? Kasi ano yun, no? Broken line, no? So pag broken, no? So pwede yung musutan yan, no? So kaya lumusot sa yung pula, no? Pwede ganyan lipatan. So ikaw pwede ka rin lumipat dyan, no? So itong kurbadan pa, para mas safe, no? Pwede ka dito sa kanan. So tingin ka ng kanan. So yan. So importante yung tingin kaysa sa signal. No? Kasi signal mo, no? Pag nag-signal ka, ano mangyayari? Bibilis sila. No? Kasi alam nilang lilipat ka. Tama ba? So yan. So yan. So tingin mo kundi yung gas para makuha mo yan ng medyo mas mabilis. So tama na yung speed niya, no? Then tama lang din yung likunin. Yung likunin, steady na yan, eh. Balance yan, eh, oh. Di ba? Kung papansin yung mabalance, then do it. Okay. So, yun yun. So, yun yung number 2, no? Sarili mo pa. So, mag-aabot yan. Ang reach level niyan hanggang, ano, 40. So, dapat alam niyo yung gear 2, hanggang 40 ang reach. So, yan. So, titingin ka ng kanan. Forma ng brake. Pag sinabi kong forma ng brake, tatapat mo lang. Then, gas ulit. So, ganun yan. So, bakit ka buporma ng brake? Natural. Para kung, ano, kung ano ka, no? So kunyari ito tayo, para, okay, lubog ng clutch, then brake, para ate, okay, so ganun lang, no, so, kunyari, nakababa na ako, no, okay, sige, no, then babalik ulit ng gear, up, so yun siya sabi ko, diba, gear 1, so alisin mo na yung paa mo sa gas, then, ano ba nagbabandar, ba't nakaporma tayo ng gas, no, kasi ito parang, lumalabas yung iba, di ba? Pagka nasa pocket, lalo na, no? Nakaporma ng brake, no? Biglang pagkangat ng clutch, sabay gas, eh. Dahil sabay angat ng handbrake, may ganun pang estilo, eh, no? Alam nyo ba yung galaw na yun? Pantakot yun. So, ganito kasimple ang pagdadrive, no?
walang kinalaman, no? Si unahin yung mabuti to. Walang kinalaman sa pagpapaandar dun sa panimula, no? Naandar sa panimulaan naandar, no? Mula dito sa hinto, no? Ang panimula, clutch ang nagpapaandar. Hindi si gas. Aba, kami yung gas, tingnan mo. Ano mangyayari na nakalubog ang clutch? Wala naman eh. Wala siya purpose dyan eh, sa totoo. So kaya nangyayari ano, parang sinusuportahan lang nila kagad, no? Kasi dati yung mga lumang kotse, mga 1950, siguro 1940. So nung inangat mo yung clutch, mahina yung power ng kotse. Doon nag-a-apply yung kinetic energy nung isa, yung gasolina para magbigay ng energy doon sa sasakyan, no? Para lumakas, no? So ibig sabihin. So ibig sabihin, ito kasi mga powerful, no? 90s up, no? 90 up, no? Yung mga sasakyan, naging powerful na. So iba na yung mga gawa, no? So ito ha, para sa mga modernong sasakyan, yung mga bago, no? Lalo na yung mga bago ngayon, no? Na manual, no? Kahit na year 2000. So ano na yan, ate? Clutch siya nagpapaandar dyan. So sabi nila, patay ang clutch, sunog, no? Sino nagsabing masusunog yan? May naamoy ka bang nasusunog? So alam niyo ba ang naamoy, ang amoy na nasusunog na clutch, no? Mabaho yun, no? Yun, mangyayari lang yun kapag ka tumatakbo ka na ng 2, 3, 4, 5, nakalubog ang clutch mong konti habang nasa high speed ka. Yun yung laging nakapatong yung paa sa clutch. So ganito kasi yan, eh, no? Daan-daan mong bitawan ang clutch. Sige. Nung umandar siya from 1, oh, bitawan mo na. So wala nang kinalaman, walang kinalaman si gas, eh, no? Unawain niyo mabuti, oh. So wala nang tapak si ate, oh. Ngayon, para saan si gas? Sige, mag-gas ka na magaan. So si gas para bumilis. No? Okay. So ayan. So si gear naman, no? Gear 2, para mailusot nyo, kailangan nyo ilubog yung clutch. Mabilis, bitaw ng gas, then number 2. Then angat ng clutch, dandaan. Then, tsaka ka mag-gas ulit. So magkakaiba, di ba, ng purpose. Tama ba? So hindi mo yung gas. Okay. So meron dalawang klase ng pag-brake. Yeah. So yan, pag hindi mo naman ipo pull stop, sige, brake mo ng konti, dampi lang, dampi. So ganyan lang, walang clutch yan. No? Then gas ulit. Parang gas at brake na yan, no? Yan yung parang automatic, no, na sasakyan. Gas at brake lang tinatabakan. Sige, dimming gas. So bibilis yan, kung tutusin, no? Yan. Okay, then, tingin ng kaliwat kanan, okay? Sige, dimming gas, sataw mo. So pabuti mo yan, no? So hanggang 40 lang, which number 2. So ngayon, babagali mo ng brake lang, okay? Babagali mo ng brake. Okay, pero nung ihinto ka ng tuluyan, ilubog mo yung clutch. Doon mo palang kailangan si clutch, yung hininto mo ng tuluyan. Naunawaan nyo? So, ganun kasimple ang pagdadrive, no? So, nung naka number 2 ka, syempre, babalik ka kay 1. Ano, magsimula ka sa 2, no? Huwag nyo sanayin yung 2, baka makakasanayin nyo, no? At pag ginawa nyo sa packet yan, no? Yung kunyari, ito, loaded, no? Packet kayong Baguio, no? So, loaded to, no? SUV, no? Kumbaga, sinalpakan nyo na 10 tao, no? Kumbaga, parang, o 8 tao, no? 10 nga kasi, oh. 4 dun, 2-2. Then dito, 3, 7. Oh, 10 tao, sinalpak mo rito. So, mabigat. Tama? So, mabigat. Maganda manakbo to. Yung mga SUV, no? Lalo yung mga Avanza. Yung mga Innova, no? Adventure. Kapag kapuno to, mas magandang manakbo. Ang problema, na loaded ka ngayon, no? So, nailagay mo ay sa packet ka ngayon, no? Ang bagyo, medyo talaga nagkahintuan, eh. Nagtakbong mabagal pa, eh, di ba? Yung parang usad bagong pa sila, lalo't pag nag-traffic yung mga zigzag road. So, nangyayari yun, ha? So, ano ba mangyayari, no? Pag nagkamali kayo dito, no? Let's say, matarik na matarik, no? Pag yan, nailusot mo ng gear 3, no? Hindi mo na shoot sa gear 1, no? So, pag angat mo ng clutch yun, no? Pag bitaw mo ng brake, no? Pag angat mo ng clutch yun, nung manginginig pa rin yun kahit sa 3, no? Magkakagat pa rin yung biting point nun, eh. Mararamdaman mo yun, eh. Pero nasa 3 ka pala, mali yung shifting nyo, no? So pag bitaw mo ng brake, diretso ka sa gas nun, eh, para mag-supply ka agad ng gas pagkagat nung biting point, eh. Ang problema, nasa 3, biglang mamamatay yun, no? At pag namatay yun, biglang aatras ng mabilis yun at hindi nyo maaawat yun kahit mag-handbrake pa kayo. Hindi mo maaawat ang isang dumulas na
pag lumusot na ang clutch na, no, wala kang magagawa. Laglag kayo doon. So hindi biro din yung mga paakyat, no. So siguro din yung mga paakyat, no, yung matatarik na alam niyo yung sigurado kayo sa gear niyo. Minsan naman yo, yung hilaw yung tapak ng clutch, no, ibig sabihin hindi siya lumusot ng husto. Nakaganon lang siya, parang nakasabit lang siya pero hindi siya nakapasok ng husto. Kumbaga parang yun yan, no? Kumbaga parang dapat laging sagad yung clutch kung nagsagad kayo, no? Laging sagad pag mag-gear, no? So ngayon, aralin mo yung simpleng paakyat, no? Pang anong grade ba yan? No? Pang grade 3 lang yan, no? Kahit grade 3, kaya yan. Kahit anak ko, kaya yan, no? So, yan. So ngayon, bitaw mo yung brake. Natural, ha? Under kayo, no? So kahit tumatras yan ng konti, alisin mo yung, huwag niyong sasamahin na nakatapat kayo lagi sa gas. So ganito, tumapat ka ng brake. Yan, no? Diba, praming to, sige, hapakan mo yung brake, diba? So, nung binaba mo tong handbrake, so yan, kung patag yan, no? So, bitaw mo yung brake, dahan-dahan. So, yan yun. Mararamdaman mo naman, eh. So, ngayon. So, nung alam mong patag yan, no? Then, paandarin mo na siya. Dahan-dahan. So, tingin ng, hinto mo muna, labog mo yung clutch. Pakiano nga ito, yung mirror mo. So, yung mirror niya naman, control mo. Yung left, tulak. Tulak mo sa left. Ayun na, sa dulo. Da-da-da, ayun na. Ayun. Pindutin mo yung arrow. Okay. No, no, no. Right yan, ayan. Yung arrow. Sige, pindutin mo yung right. The arrow. Sige, tingin mo yung control. Yan. So, yan yan. Sige pa. Okay, tama na. Angat mo konti. Up mo. Then, left mo konti. Okay, tama na yan. So, yan yan. So, kung ano yung nakikita na mata mo dyan, totoo yan. Oh. Bilangan mo kung ilang segundo darating yung susunod na sakyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na sa malayo. So, tandaan mo lang yun, ha? Mamaya yun. So, ngayon, bitaw na ng brake. Akyat tayo dyan. Sige. Sige, dandaan. Okay. So, bitaw mo na. So, yun yun. Sa isang pakyat, no? Hindi, wala mo ng gas. No? Walang topic na gas. No? So, pakyat to, tama? So, ang tanong, pagka umaandar na ba ang sasakyan ninyo, gear 1, no? Akyat ba yan mag-isa? Tingnan natin. Okay. So, tingnan mo ha kung ano mangyayari. Smile muna natin. Huwag tayong umiti, no? Huwag masyadong ano, no? Kaya masyadong seryoso pag nagdadrive, no? Dito kasi habang ingat na ingat kayo, lalo kayong ano eh. Maridisgrasya eh. So, ngiti-ngiti lang tayo pagka ano, no? So, yun yun. So, ngayon, yan kasi akyat na yan natin. Sa iba kasi takot na takot eh. Kailangan pang bumelo ng kailangan pang idiinanggas. So, takot na takot eh, di ba? Isang UBI Express driver, puno yung van niya eh. Takot na takot eh, no? So, ganito yan, no? So, ilubog mo yung clutch. Atras yan. Sige, lubog. Then, be-brake mo. Full stop ka. So ngayon, yan, aralin mo, no? Yung huminto ka dito sa isang gitna na paakyat, no? Sige, dahan-dahan mong bibitawan ng brake, dahan-dahan. So, usad ng mabagal yan. Pakiramdaman mo, sige, maintain mo yan. Dapat marunong ka niyan. Hindi, maintain mo. Tingnan mo rin sa likuran mo. Sa kaliwa, sa kanan, tingnan mo sa kaliwa. Yan. Pakiramdaman mo, huwag mo tuluyang iangat, kontrolin mo ng brake. Pinakamabagal. Sige, paano magagawin? Sige. So, kinokontrol yan. Para marunong ka rin bumaba ng dahan-dahan. Sige, atras mo makunti pa baba. So, kapag kanan ang pupuntahan, kanan ang pihit, no? Yan yung pagka magsa-side parking ka. Sige, maintain mo yung bagal. Yan, bagala mo pa. Yan. Maintain mo yan. Tuloy-tuloy ang andar, pero mabagal. Sige. Okay. Yan, kaliwa. Bagal mo kaliwa. Bagal, bagal, bagal. Okay, ito. So, yun na. Okay, no? So, babanggain ka ba ng mga yan, no? So, pag babanggain ka sa likuran, babanggain ka talaga na. Hindi mo malaman kung babanggain ka na. Hindi natin alam yun. Eh. So, pero, hindi ka babanggain niya, siyempre. Sino ba naman gusto mambangga? Diba? Wala naman ganun, no? Para masira buhay niya sa'yo. Or magbayad sila na malaki dahil sa'yo. No? So, walang ganun. So, ngayon, dahan-dahan mo, iangat ang clutch. Pakinggan mo, makinig mo. So, gear 1 dapat, ha? Hindi pwedeng gear 2. Lalong hindi pwedeng gear 3. Kasi si gear 1 ang pinakamalakas na gear. No? Pero hindi siya yung pinakamagaling magturo. Siya lang yung malakas na gear. Ha? Sige, then,
dahan-dahan angat ng clutch. Sa mga inginig yan, pag nanginig steady mo, yan si biting point pa rin yan. Sige, ganti ba? Yan. Mararamdaman mo yan na parang gusto na niyang tumakbo eh, no? So, steady mo lang yan. So, pag binitawan mo yung brake niya, dahan-dahan mong bitawan yung brake, mararamdaman mo naman yan eh. Kung under na eh. No? So, pag binitawan mo yung brake, bitawan mo na tuluyan yung brake. So, yan. So, yung clutch, bitawan mo na rin. So, hindi mo mamatay yan eh. O ngayon, dahan-dahan mong lulubog yung clutch sa biting point. Konti lang ha. Sige, lubog mo konti. Babagal yan. O, steady mo lang yan. Lubog mo pa konting konti. Tuldok lang, katuldok. Yan. Steady mo lang. Yan ang half clutch na tinatawag. So yan, pag nilubog mo ng onting-onti, atras yan, tingnan mo. Tingnan mo sa likuran, ha? Okay. Yan yun. Angat mo onting-onti, lalaban yan. So naglalaro yan. So lubog mo konti yung clutch. Gumagapang pa nga yan, ang packet eh. Pinakamabagal. Sige. Labanan mo. So kahit umatras yan, kaya labanan ng clutch yan. Tandaan nyo, mas malakas yung angat tong clutch kaysa dun sa patras. No? Sige, lubog mo clutch. So ayan o. Bumababa, no, aatras yan, no, aatras po yan, no, pero ang panlalaban yate, clutch, sige, labanan mo ng clutch yate. So, aakit yan. So, bitawan mo na yung clutch, yung umakyat. So, hindi mo mamamatay. So, iwan ko ba, ba't di ba takot na takot na naka-handbrake, no, naka-din ng gas, no, pag angat ng clutch, sabay bomba ng gas. No, sagad talaga yung takbuhan, eh, no. So, galaw ng takot yun, eh, no. So, dito dapat planchado yung galaw nyo, no? Kumbaga, alam nyo yung ginagawa nyo yung galaw. Hindi yung tsamba ang galaw, no? Hindi pwede yung mabilis-bilisan lang, ganun, o ano, no? So, dapat alam nyo yung galaw, no? Yung tunay na pagmamaneho. So, ito kasi ganyang-ganyang galaw yan, no? So, ito, ang tinuturo ko, galaw ko to, no? So, ang isang manual driver, tandaan nyo, may kanya-kanyang diskarte. Ibig sabihin, manual, kanya-kanyang paraan, no? Pagpapatakbo. Kanya-kanyang estilo, no? At ang itinituro ko, hindi makukopya ng iba. Bakit? Kasi yan ang driving style ko. Sino lang makakapagturo, no, ng ganito? Siyempre, hindi nakakaalam ng itinuturo niya. So since kayo, alam nyo na yan, kaya nyo rituro yan. Tama? May ituturo mo ba ang di mo alam? Tama ba ate? Tama nyo lang ha. So ganun lang ba?